gitna ng patuloy na pagdami ng mga naghahain ng pirma para sa People's Initiative, nagpaalala ang COMELEC na pwedeng mauwi ito sa wala kung may isang distrito lang na hindi maabot ang tamang bilang ng pirma na inuobliga ng saligang batas. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nagsimula ng bilangin ng mga local office ng COMELEC ang mga sinumiting pirma para sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Sabi ng COMELEC, umabot na sa 600 bayan at lungsod ang nag-endorso ng pirma. Una kasing mandato sa atin at tungkulin ng COMELEC ay bilangin muna yung mga tinatanggap na mga signatures, ilan yan, and afterwards mag-i-issue kami ng tinatawag na certification. Kapag nakakuha ng certification, ito ang gagamitin ng mga petitioner para formal na maghain ng petisyon sa main COMELEC office sa Maynila. Dito kailangan patunayan na sufficient in form and substance ang petisyon sa pamamagitan ng People's Initiative para isulong ang charter change. Halimbawa, naka-attach ba yung dapat naka-attach na mga dokumento? Number two, maliwanag ba kung anong provision ng saligang batas ang binabago? Kapag kompleto ang requirements, dito na sisimulang i-verify ng mga election officer kung lehitimo ang kada pirma. Tingnan, number one, ba mga botante ba talaga yung mga pumirma ngayon? Number two, yan ba talaga yung pirma ng mga botante yan? Titingnan din ng COMELEC kung legal ang paraan sa paglikom ng pirma. Aalamin nila kung alam talaga ng mga botante na para sa People's Initiative ang pinirmahan nila. Dahil kapag hindi, pwede raw i-withdraw ng botante ang kanyang pirma. Hindi naman pwedeng kung ano yung binigay sa amin, gano'n na lamang. Lalong-lalo na kung may magko-complain na si A, si B, si C, ang kanilang pirma ay na-secure sa pamamagitan ng pananako, terorismo, pamamigay ng pera o kahit na anuman na naging dahilan upang siya ay pumirma. Sa kabuuan, may mahigit 200 distrito sa buong bansa. Sa ilalim ng 1987 Constitution, dapat di bababa sa 3% ng mga botante sa bawat distritong yan ang pumirma. At makuha rin ng 12% na kabuuang restradong botante sa bansa para umusad ang People's Initiative ng Chacha. Isa lang po sa 253 na distrito ang hindi makakuha ng 3% of the registered voters sa distrito na yan ay madidismiss na po namin ang petisyon. Kahit pa nakuha nila sa buong bansa ay more than 12%. Sakaling lumusot sa poll body, dito na itatakda ang plebisito. Dapat maidaos yan 60-90 araw mula nang ideklara ng COMELEC na naabot ng petisyon ang hinihinging bilang ng mga botanteng pumirma. Dito na pagbobotohan ng publiko kung sang-ayon sila o hindi sa mga isinusulong na pagbabago sa konstitusyon. Sa gitna ng mga gumugulong na signature campaign, may paalala ang COMELEC sa taong bayan. Dapat po alam natin kung anong pinipirmahan natin, ang implikasyon sa buhay natin yan. Meron po tayong freedom to sign and a freedom not to sign. Ang importante, walang pumipigil sa atin, walang nagpe-pressure sa atin o hindi tayo basta-basta bumibigay sa pagpirma nang dahil lang sa may tinanggap tayo o may pinangako sa atin. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.